Hi everyone, welcome back to my channel. Today, may i-unbox tayo galing sa StarHub. Ito yung Galaxy Z Flip 3 5G package. Okay? Tingnan natin ngayon kung ano yung laman ng box or ng package. Okay? Sa loob, meron siyang Galaxy Z Flip 3 5G. Meron din siyang clear cover with ring. Okay? Wireless charger duo. Okay? At meron din siyang Razer Kishi Universal Gaming Controller. Okay? At meron ding libreng StarHub SIM card. Okay? Tatabi muna natin sila. Didiscuss natin sila mamaya. Okay? Buksan muna natin tong Galaxy Z Flip 3 5G. Okay? Tanggalin natin yung plastic. Okay, sealed pa siya. Both side. Okay. Sa labas, makikita natin may dalawang kulay. Isang black, isang cream. So, itong nasa baba, color cream, ito yung indicator kung ano yung kulay na in-order mo. So, meron pa silang ibang kulay na available. Yung phantom black, green, at lavender. Pero meron ding online exclusive lang. Ito yung mga gray, white, and pink. Okay? Yung device na to is, ano bang model to? Okay, isa siyang 8GB memory at 256GB storage. So, this device would cost you around 1,500 SGD pag binili mo siya sa directly sa Samsung, pero makukuha lamang siya ng 499 SGD because of the package. So, sa pesos, it's 18,000 pesos. Okay? Meron din namang 128 version yung storage niya. Pero it would cost 1,400 lang. 100 SGD yung difference niya dun sa 256GB ang storage. Okay? So, buksan na natin siya. Unang bukas pa lang, makikita mo na yung mismong device. Okay? So, tanggalin natin. Meron siyang pull tab para madali nyo siyang iangat. Okay? So, mamaya na natin siya buksan. Tingnan natin kung ano yung nasa loob. Okay? Tingnan natin kung anong accessories meron siya. Okay. So, meron siyang documentation. Okay? Meron din siyang USB Type-C charger cable or adapter cable. Okay? At, yun lang. Wala nang laman. Ngayon, sa likod, meron siyang SIM card ejector pin. Okay? Ibalik muna natin to. Yan. Okay. Tignan natin na yung mismong device. Okay. Ito na siya. Yan. Tanggalin natin yung plastic. Ang ganda niya, guys. Okay. So, premium feel siya. Premium feel. Aluminum yung body. Pero, plastic yung mismong cover. Hindi naman siya fingerprint magnet. Maganda yung design, guys. Okay. So, sa labas muna tayo. Meron dalawang camera. Both is 12 megapixel camera. Isang wide, isang ultra wide. At isang flash. Okay. Meron din siyang LCD display dito. Cover display ang tawag. 1.9 inch. Ngayon, sa gilid, meron naman siyang power button or volume rocker. Meron din siyang power button or fingerprint scanner. At sa ilalim, meron siyang stereo speaker at USB Type-C port. Okay? Meron din siyang mic. Sa gilid, meron din naman siyang SIM card tray. Okay. Sa loob naman, meron siyang selfie camera, which is a 10 megapixel camera. Okay, so yung sa labas, kaya niyang mag-record ng 4K at 30 to 60 frames per second. Itong nasa loob, 4K din, pero hanggang 30 frames per second lang.
Okay? So, buksan na natin yung device, guys. So, ito yung power button. At the same time, a fingerprint scanner na rin siya. Tingnan natin kung may battery ba to pag binuksan. Oh, okay, good. So, may battery nga. Maganda siya. Okay. So, in terms of battery naman, 3,300 lang siya. Pero, tingnan natin kung tatagal ba yung battery na yon pag nireview natin siya sa next video. Okay. So, starting Android. Welcome. So, let's select Singapore. Kung meron mang Singapore dito. So, let's try. Okay, United States na lang yung language. Okay, so let's click start. Okay, let's agree to the end user license agreement, privacy policy. Okay. Okay, so ngayon, mag-i-skip muna tayo mag-connect sa Wi-Fi. Okay, para madali natin siyang ma-setup. Copy data, hindi muna tayo magka-copy. Okay. So, tingnan natin kung gaano kabilis mag-setup pag hindi natin kinonect yung mga account natin. So, more, accept. Okay, so meron kang 1, 2, 3, 4, 5 options to protect your phone. So, pwedeng fingerprint, face recognition, pattern, pin, or password. But I would recommend to enable fingerprint and pattern. So, kung naka-mask ka, yung face recognition mo, kahit hindi gumana yan, pwede ka pa rin mag-unlock ng phone. Okay, so skip muna natin yan. Okay, so get recommended apps, click next. Okay, ito yung Samsung Pay, i-skip din natin dito. Okay, i-skip lang natin lahat ng tungkol kay Samsung. So, ito, taking care of your phone. So, huwag nyo daw didiinan ng maigi yung screen nyo. At syempre, huwag nyo lang ilalagay sa mga lugar na may keys, coins, or pwedeng makadagan sa display nyo. At of course, hindi siya dust resistant, pero water resistant siya. It's IPX8 din siya, katulad ng Fold 3. So, huwag nyo tatanggalin yung parang screen protector sa loob. Hindi naman siya mano-notice, pero kung sakali man, huwag nyo tatanggalin tong screen protector na to. At meron siyang magnet, so tanggalin nyo siya malapit sa mga medical devices na pwede niyang maapektuhan. Okay? So, click next. Okay. That's it. You're all set up. Ganun lang kabilis i-set up yung Galaxy Flip 3 5G. So, pansin nyo, sobrang ganda niya, guys. Parang mas okay siya sa kamay hawakan compare sa Fold 3. Pero, syempre, depende naman kasi sa klase ng user. May mga user na gusto nila one hand flip lang, like this one. So, pwede nyo siyang gawin. One hand flip. Yan. Okay? So, pwede siyang buksan ng ganyan. Sarado nyo siyang isang kamay lang. So, ganyan lang siya kaliit compare sa kamay ko. Okay, meron din siyang cover display, right? Pero, pwede nyo siyang i-double tap para mag-sleep, double tap para mag-wake. Makikita nyo yung orasan. So, pag tinurn right natin, makikita natin yung mga notifications. Okay? Pag turn left naman, makikita natin yung mga widgets. Music, alarms, voice recording, timer, etc. So, pwede kang magdagdag. Pwede mo siyang i-customize. So, in terms of, what's this? Camera naman. Okay. So, okay naman yung camera niya. Okay. So, meron siyang wide, meron siyang ultra wide. Okay. So, I think, tingnan natin yung front-facing camera. Ay, wag na. Tsaka na natin i-review yung loob kasi unboxing lang tayo ngayon eh. So far, okay naman yung response niya. 120 Hz display din to. So, Snapdragon 888. By the way, gusto kong i-correct yung sarili ko last time kung may option ba kung Exynos or Snapdragon. Walang option. Lahat ng nirelease nila is Snapdragon 888. So, makakasigurado tayo na mabilis yung response ng mga device na to. Okay? So, I think that's it for unboxing of this device. So, tingnan natin ngayon yung mga accessories na nakuha natin na libre.
So ito yung clear cover with ring. Okay? So tingnan natin, buksan natin siya. Okay. Ah, okay. So ganyan na itsura niya, guys. Okay, so meron naman instructions kung paano siya ikabit. Okay, so I think madali lang naman siyang ikabit. Yan. Ito yung instructions niya. Okay. So parang ganito siya. Ididikit mo dyan. Dikit mo dyan. Tapos ilalagay mo yung device sa loob. Something like that. So ganyan yung tsura niya. So tapos meron siyang ring diyan. Okay? Tabi muna natin siya. Hindi na natin siya ikakabit. Okay? Yan, box lang natin. So yan yung clear cover. SIM card. Hindi na yan kailangan yung box. Ito. Razer Kishi Universal Gaming Controller. Grabe, ang daming freebies ng Flip compare sa Fold 3. So, ganda. Meron siyang to expand the controller, see reverse side for instructions. Okay, so I think mukhang ano siya. Ilalagay mo sa loob yung device. Okay, tanggalin natin muna to. Ayan. So, tatanggalin lang natin yung device. Dito. Paano ba to i-separate? Pull both of the release latch. Okay? Ayun. Ayan. So, ilalagay nyo lang yung device dyan para tignan natin, ha? Ayan. Tapos, ano ba? Yan. So, maging gaming console na siya. See? Ano ba to? Yun. So, controllable siya. Kung ano mang gusto nyong game. Okay? So, ganyan yung tsura niya. Which is maganda. Maliit yung device, pero pwede nyo siyang gawin parang gaming console. Or gaming controller, of course. Yan. Okay? So, tanggalin na natin siya. Yan yung Razer Kishi. Tapos, ito naman, Wireless Charging Duo. Buksan natin siya. Wow, okay. So, ipapatong nyo lang dyan yung device. Mag-charge na siya. Wireless charging nga naman. Ayan. Okay. So, sa loob nung wireless charger, meron siyang quick start guide. Wow, sa wakas. Merong power adapter. Fast charging adapter. Ilang watts ba to? 15 watts. So, saktong-sakto dito sa 15 watts support na fast charging ng Flip 3. Okay? And then, meron din siyang kasamang USB Type-C to USB Type-A cable connector. Okay? So, I think, guys, that's everything. Ang masasabi ko lang sa device na to, premium yung feel niya. It's stylish. It's compact. Easily put to pocket. So, kumbaga, kung sa mga maliliit yung bulsa, madali itong ilagay, lalo na sa mga babae, maliit lang yung bulsa ng jeans nila. But yet, it's practical. Kumbaga, in terms of design and price, compare natin sa Fold 3, it's between the range of an expensive and mid-range price. So, I would recommend this device if you're planning to buy one.
And let's see if okay ba yung performance niya in the next video. Okay? So, for now, thanks for watching my video. Don't forget to click subscribe and see you on my next video.